Secret, love, and life confessions. Ang confession na ating babasahin ngayon ay nagmula kay Joven, aka Joven, at ito ang nilalaman ng kanyang confessions. Hello po, secret love, at sa lahat ng taga-subaybay mo, ako po si Joven or Joen, 27 years old. Nakatira ako dito sa isang lugar sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko nababanggitin pa ang eksaktong lugar. Isa akong magsasaka. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral gawa ng ako na po ang nagtatayong tatay sa mga nakababata kong mga kapatid. Isa po akong bakla at madalas tampulan ng pagbubuli. Bata pa lang po ako nung namatay ang tatay ko. Napaaway po kasi yun ang mismong nagkainuman sila ng magbabarkada. Mga kasamahan niya din sa trabaho. Dati po kasi siyang nagtatrabaho sa isang gilingan ng tubo para gawing asukal. Nakilala sa tinatawag na sentral. Nag-aasaran sila hanggang nagkapikunan at yun, pinaril ang tatay ko sa mismong harapan ng bahay namin. Pero nabigyan din naman ng hustisya ang tatay ko. Nasa 9 o 10 taong gulang yata ako noon. Simula noon, ako na ang katuwang ni nanay sa pag-aalaga ng 2 ko pang maliliit na kapatid. Namasukan si nanay noon ng bilang kasambahay sa city. Ako naman ang taga-alaga ng mga kapatid ko. Nagsilbi akong ama at ina sa mga kapatid ko habang nagtatrabaho ang nanay ko. Dinadala ko ang bunso naming kapatid sa school kapag may pasok noon. Ang isa ko namang kapatid ay nasa grade 2 pa lamang. Madalas, ulam namin, asin. Nagtatago kaming magkakapatid kapag tanghalian na para di kami makita ng ibang mag-aaral at makaiwas din sa tukso. Minsan, nakikita kami ng aming mga guro. Binibigyan nila kami ng sardinas o isda. Ang ginagawa namin noon, hindi namin yun inuubos. Tinitira namin ang iba para pagdating sa bahay, may ulam kami sa gabi. Kapag pritong isda ang ibibigay nila, 3 kami, kaya 3 piraso din ang isda. Isa lang ang kakainin naming 3. Sa 2 kapatid ko ang laman, akin naman ang ulo at tinik. Nagkakaraos naman kami. Ang sahod kasi ni nanay noon ay pinangbabayad niya sa utang nung namatay si tatay. Kaya ang napupunta sa amin ay para lang talaga sa bigas at iba pang kailangan sa bahay. Pagdating sa ulam, kami na ang dumidiskarte. Hindi din kami makalapit sa lola at mga tiyahin na tiyuhin ko sa father's side. Ayaw kasi nila sa amin. Katwiran nila, ayaw daw nila sa nanay namin. Kaso matigas daw ang ulo ng tatay namin noon. Kaya bahala na daw kami. Sa nanay ko naman nasad ay tubong bakulod si nanay, kaya napakalayo para makahingi ng tulong sa kanila. Makalipas ng 3 taon, kagraduate na ako ng elementary. Yung kapatid ko naman ay grade 5 na din. At yung bunso namin ay sa grade 2 na din. Si nanay hindi na nakauwi sa bahay namin pagkatapos ng graduation ko sa elementary. Hindi namin alam kung saan nagpunta, kaya gustuhin ko mang mag-aral ay hindi talaga pwede. Kailangan kong magbanat ng buto para sa mga kapatid ko. Sa murang edad ko ay natuto akong magsaka. Nagtatanim ng palay, arawan ang sahod. Natutong magputol ng mga sanga ng punong kahoy para gawing uling. Para may pangtustos ako sa mga kapatid ko at sa pangangailangan namin sa bahay. Lahat ng gawain pinasukan ko. Kapag umaga, bago pumasok sa school ang mga kapatid ko ay pumupunta kami sa pangpang ng ilog. Nangunguha kami ng gulay na kunitis o di kaya kangkong. Binabalot ko yon at ang kangkong hinahati-hati ko. Bawat bugkos, 5 piso. Ganyan ang routine namin sa araw-araw hanggang sa nag-high school na ang 2 kong kapatid. At ako, natuto na din ang gawain sa parlor. Doon lang ako sa bayan namin nagkukulot at manicure, saka pedicure.
Kahit papano, may kita naman. Gusto ko sana sa city kasi malaki ang kita doon. Kaso ayaw ng dalawa kong kapatid. Puro kasi sila babae. Baka daw mapahamak sila pag wala ako. At baka daw mangyari ulit ang ginawa ng mama namin na iniwan kami. Sa pag-iwan sa amin ni nanay noon, ang dami naming narinig sa mga kamag-anak ni tatay. Kesyo, Makati daw ang nanay namin, kesyo, irresponsible daw, kaya iniwan kami sa ere. Sumasama ang loob namin sa kanila pero masama din ang loob namin kay nanay. Magpasa hanggang ngayon. Ang tanging tagagabay namin noon ay ang teacher advisor ko noong grade 6. Siya din ang nagturo sa akin kung paano magkulot ng buhok at iba pang kakikayan, pati pag-makeup. Kaya kapag may mga okasyon sa school, ako ang hinahire nila para mag-makeup at mag-ayos ng stage. Doon kasi ako magaling. Fast forward po tayo. Nag-graduate ang kapatid ko sa high school nang ako lang ang sumusustento sa kanila. Kasama siya sa top student sa school, kaya may scholarship siya sa college. At sa awa ng Diyos, nakapasa siya sa entrance exam ng isang kilalang school sa city. Government school ito pero well-known ito sa buong Western Visayas. Mga taga Iloilo or Capiz dyan, alam kong alam nyo kung anong school ito. Dito nang galing ang mga magagaling na teachers, nurse, at kahit doktor or police. Alam nyo yan. BSS Ed ang kinuha ng kapatid ko na kurso, kilala sa tawag na Bachelor of Science in Secondary Education. Stay-in siya sa school kung kaya't Sabado ng hapon lang siya umuwi, tapos babalik naman kapag Linggo ng hapon. Halos magkasunod lang sila ng bunso namin kung kaya't nung nasa third year college na ang pangalawa kong kapatid, ano first year college naman si bunso. Kaya't duplikayod na ang lola niyo para sa allowance nila. Bakla ako at medyo malandi, pero sa totoo lang, never ako pumasok sa relasyon pa. Fast forward tayo. Gagraduate na ang pangalawa kong kapatid sa college. Siya ang gagraduate, pero ako ang umiiyak. Umiiyak sa tuwa at galak, kasi ito na ang pinapangarap naming tatlo. Simula na ng anihan ng aming paghihirap. Nagraduate ang kapatid ko na cum laude. Kaya may speech siya. Hindi siya makapagsalita ng maayos, puro iyak na lang. Hanggang sa pinilit niya talagang magsalita at tinawag niya ako paakyat sa stage. Tapos isinabit niya sa akin ang kanyang medalya at ipinasuot sa akin ang kanyang toga. Sabi niya, dapat daw ako muna bago siya. Pero nang dahil sa responsibilidad na ginampanan ko sa kanila, ay siya muna ang inisip ko bago ako. Pumuhos ang luha at awa at tuwa ng mga tao sa amin. At pagkatapos noon, tinawag niya ang bunso naming kapatid na babae na naka-uniform pa nung araw na yon. Sinabi niya sa stage na ang bunso namin ang susunod na saluduhan. Bumuhos ulit ang palakpakan. Pakiramdam ko noon nakalutang ako sa ere. Hindi ko in-expect ang mga pagkamay at pagpati sa amin ng mga estudyante at mga magulang na nandoon. Makalipas lamang ang ilang linggo, ay kumuha ng board exam ang kapatid ko. At sa awa ng Diyos, napasama siya sa top 10 ng mga top-notchers ng board. Hinire siya kaagad ng school na binag-OJT-han niya sa ibang bansa, sa Brazil. English teacher siya doon, at yung bunso namin ay nakapag-graduate din at nakapasa na din sa board. Sa ngayon, nag-duty siya sa isa sa presinto dito sa city ng Iloilo. At ako ay kasalukuyang nag-aaral ng IELTS. Ayaw ko na sana, kaso sabi ng mga kapatid ko, hindi pwede. Dapat daw mag-aral pa din ako, kahit medyo late na. Napaayos na namin ang aming lupang, ang aming maliit na kubo. Itong lupa na tinatayuan ng bahay namin ay hinuhulugan pa din namin sa may-ari, pero malapit na din matapos. Nakakuha kami ng mga sanlang sakahan
Kaya maliban sa pag-aaral ay balik magsasaka din ako sa taniman namin ng palay. Nung bago mag-lockdown ay nakatanggap na ang kapatid ko ng chat mula daw kay nanay. Pero gamit daw ang FB account yata ng anak niya sa iba. Nag-asawa pala siya kaya niya kami iniwan. Hindi siya nire-replyan ng kapatid ko at kahit ako din ay hindi ko alam kung paano kami magre-respond sa kanya. May naniligaw din sa akin secret love pero hindi ko pa alam kung sasagutin ko ba o hindi muna. Maraming salamat sa'yo at sa magbibigay ng payo. Joven/Jowen. Alam mo Jowen, kahanga-hanga ka. Kayong magkakapatid. Kung iba pa yan, naku, baka kung ano na, ano-anong bisyo na ang pinasukan. Pero ikaw, kayo na mga kapatid mo, ang tatag niyo. Saludo ako sa inyo, Joanne. Sana lahat ng nakakatandang kapatid kagaya mo, no? Yung kaya-kayang dalhin ng mga nakababatang kapatid. At kung tungkol naman doon sa nanay niyo, kung magre-reach out siya sa inyo para humingi ng sorry, siguro naman kaya niyo magpatawad, diba? Tsaka, we have to put a room for forgiveness. Kasi, yun ang magpapalaya sa atin sa sakit ng nakaraan. Pero, kung lumapit siya sa inyo, kasi nga, professional na ang mga kapatid mo at maayos na ang buhay niyo, or lumapit siya sa inyo for the sake of money, eh siguro, kailangan niyo mag-usap ng masinsinan. At tungkol naman sa nanliligaw sa'yo, nasa tamang edad at pag-iisip ka naman na to decide on your own, deserve mo maging happy. Alam mo yun, you deserve someone who will love you as you. Natanggap ka kung sino ka at hindi yung kung ano ang meron ka. Maraming salamat sa'yo, Joanne. Hangad ko ang kaayusan niyo at ng nanay niyo. After all, isang pamilya sa'yo. Isang pamilya lang kayo. God bless sa'yo at sa family mo. Stay safe and stay happy. Ayun guys, bago tayo mag-end sa ating confession for today, magbabasa lang tayo ng ating messages or ating comments dito. Ito. Kay Beauty Ragas. Hi, salamat. Nakapag-YouTube na ulit ako. Na-miss ko to. Hello, Beauty. Salamat sa pagsuporta. Ito kay Black Widow Lance. Akala ko yung Black Widow pang babae yun. Yung pala may lalaki din. Lul, yung narrator. Ah, natatawa siya sa akin. Black Widow Lance, sorry ah. Alam mo ano, ganito lahat talaga pag beginner lang na mag-narrate. Wala akong experience na kahit saan. So, pagpasasyahan mo na, peace tayo dito. Frances Manzanas, God bless sa lahat ng nakikinig dito. Hello Frances, salamat sa pagsubaybay. Daisy Gonzalez, salamat sa bagong uploads po, avid viewer here. Hello Daisy! Cloud 23, hi sa inyo at salamat sa shoutout. Ingat ka na lang lagi, Cinder. Alam mo, kahit kanya ng mga magulang mo, masaya ka na kasi may nahanap ka na mabait na pamilya kahit di mo kadugo. Yes, agree ako sa iyo, Cloud 23. Kay Slammer Rock, salamat sa shoutout. Always watching and listening here kung may load. Hello, Slammer Rock. Salamat at palagi ka may load kasi nga nakakapanood ka. Yuki Wolfram, hi Cinder, huwag mo pabayaan sarili mo, bata ka pa, sa tingin mo ba kung mapariwara ka ay magulang mo ang apektado? Nagkakamali ka, ikaw ang mas mag-isa magdusa, kaya pahalagahan mo sarili mo. Thanks sa shoutout. Always welcome you kay Wolfram, hello sa'yo. At saka agree ako sa sinabi mo. Kaso lang bata pa yung Cinder natin, kaya kailangan niya talaga ng gabay. Makulit si Maldita. Well, kanya-kanya talaga tayo ng kapalaran na sa atin na lang kung paano tayo maglaro sa hamon ng buhay. Bata ka pa, huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang sa walang kwentang magulang mo.
Marami dyan ang mas malala sa pinagdaanan mo, pero patuloy pa rin sila lumalaban. Salamat sa pa-shoutout. Thank you makulit si Maldita. Oo nga, no. Grabe. Pero yung, I guess, mabigat din yung kay Center. Kasi nga yung nanay niya, may ginagawang kababalagan. Tapos, hindi siya pinapakinggan ng tatay niya. So, ang masama pa dun is kamag-anak din nila yung lalaki sa father side niya. So, ayun, medyo mabigat. Tapos sa batang edad niya, yun na yung dinadala niya. It's very hard for her. Aidan, Adan, wala ako masabi sa'yo, iha, kundi mag-aral ka na mabuti at pahalagahan mo ang sarili mo at bago mo ngayong tinuturing na pamilya. Salamat sa shoutout ulit. Yes, Aidan. Ayun, mabait si Lord sa kanya. Love siya ni God kasi binigyan siya ng mga anghel sa buhay niya. Sanbe, hindi ka pa rin masyadong kawawa, Sender, kasi binibigyan ka din nila sa mga pangangailangan mo. Kaya nga sa pag-aaruga nila sa'yo, sila nagkulang. Marami ang kabataan ngayon dahil sa selfish ng mga magulang, totally na inaabandona na talaga. Siguraduhin mo na lang na ang naranasan mo ngayon, di maranasan ang magiging anak mo. Salamat pala sa shoutout. Sanbi, yes, I agree sa'yo. Yung, diba, kaya madaming batang napapariwara ngayon dahil na din sa mga magulang. Alam mo yun, kung, kasi sinasabi nila, education begins at home. Kaya kung anong ginagawa mo sa mga anak mo, yun yung tumatatak sa isip nila at yun yung natutunan nila. Sana lahat ng magulang maisip yan, no? Dito naman ako, hihihi, thanks sa shoutout. Hello, Skylight143. Just for you. Nawala na ang kasabihan na di kayang pabayaan ng anak sa panahon ngayon. Lahat na andyan na sa sayo na lang. Kung paano mo po i-handle sarili mo, Center. Good luck sa'yo. Tiyo sa shoutout. Just for you, yes. Nakakalungkot pero real talk yung mga nangyayari ngayon. Hindi ko nga akalain dati na totoo pala talaga yung nangyayari yung ganito. Randell too. Hi po, dito naman po ako, Sender, tuloy lang ang buhay kahit di ka mahalaga sa magulang mo. Sender, mahalin mo palalo ang sarili mo. Thank you sa shoutout. Hello sa iyo, Randell. Kaya nga, sana pagbutihan niyo pa yung pag-aaral niya dahil yun ang magdadala sa kanya sa magiging buhay niya someday. Lian Gachalian, ang pait ng nanay ng friend mo, nakakaiyak naman ang story. Yes po, nanay ng friend niya ang pait. Well, actually, nakikita ko nanay ko sa nanay ng friend niya. Kasi yung nanay ko, lapitin din ng nanay ng mga kaibigan ko dati. Ayun. Happy Joy. Buti na lang nakatagpo ka ng Angeline in disguise. Angel in disguise, sorry. Thank you sa shoutout, S-L-A-L-C. Happy Joy, yes. Nagiging angel in disguise niya si Jana, no? At yung family ni Jana. Good for you, Sender, at di ka tuluyang napariwara. Thanks sa shoutout. Hello sa you, Kisses 28. Yes, agree ako doon. Rose and Tiara, nag-iwan ako ng bakas, regalo pabalik nila. Thank you. Hello, Rose and Tiara. Ayun, binalikan na kita. Blue ZK, hi po, bagong kaibigan, keep sharing and posting. God bless, abangan ko po. Paayuda mo sa bahay para iwas sala, para iwas bawi. Salamat ng marami. Yes, Blue ZK, asahan mo maging avid viewer mo na ako. Nieves Marisaldo, ang galing mo na, Sisi. Keep it up, sis. Ay, hello, Sisi. Oh, guys, itong best friend ko, si Nieves Marisaldo. Kung mayroon kayong oras, please visit her channel. Ayun, simple lang yung mga content niya, yung mga nangyayari sa buhay-buhay. Ayun. Maraming salamat, Sisi, sa always na pag-subaybay. Princess Katrina Vizcara, relate po. Ha, ha, ha. Ay, nako po, mahirap no, yung ganyang kalagayan. Salamat sa pagsubaybay, Princess Katrina Vizcara. Ayun, dito nagtatapos ang ating shoutout for today. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig. Medyo mahaba-haba yata ito ngayon, itong ating story. So, ingat tayong lahat, stay safe tayo palagi. Until next time. Secret, love, and life confessions. Ikaw ba ang may problema o mabigat na dinadarama? Kaibigan, huwag na mag-atubili pa. I-share na yan. Tara na sa Secret, Love, and Life Confessions.
Nandito kami para pakinggan ka, para maging kabahagi ng iyong luha o ma-share mo sa amin ang iyong saya. Huwag nang mag-atubili pa, huwag nang mahiya. Tara na kaibigan, i-share na ang lahat na yan dito sa Secret, Love, and Life Confessions.